Mabilis, steady, at may napakataas na basketball IQ ay isa talaga noon sa mga dependable at reliable point guards ang nag-iisang Olsen Rasela. Inaming rival dahil kasabay mula high school, college, PBL, PBA hanggang national team ay inamin nga ni Olsen Rasela na dahil sa manlalarong ito ay minsan na siyang lumipat ng team dahil mabubulok siya kung kasama niya ito sa isang koponan. Napakautak at tila napakadali lang ng basketball para sa kanya ay sinong PBA superstar nga ba ang kinukonsider ni Rara Rasela bilang kanyang toughest matchup. Konting trivia muna, nabuo ang pangalang Olsen Rasela dahil ipinanganak ito noong All Saints Day. Nash Rasela naman dahil isinilang ito noong National Heroes Day. At dahil wala umanong special occasion noong ipinanganak ang kanilang nakababatang kapatid, ay dito na nga ito pinangalan ng Wally Rasela. Naglaro sa high school team ng Ateneo, ay dito na unang nasulyapan ni Rasela ang sa mga darating na taon ay ituturing niya palang kanyang toughest matchup. Walang iba kundi si The Flying A, Johnny Abarrientos. Dahil sa bilis at tinde ng basketball moves ni Abarrientos ay inamin nga ni Olsen na first time niyang makaranas ng defensive scheme na box and one para lang masubukang makontain ang isang Johnny Abarrientos. Dinagdag pa ni Olsen Rasela na bago pa man magkaroon ngayon ng mga crossover moves ay ginagawa na ito noon ni Abarrientos at talagang napakatinding separation ang nakukuha nito. Pagsampa ng kolehiyo ay nakakalaban pa din ni Rasela ang UAAP MVP ni si Abarrientos at saksi nga ito sa pagiging skilled ni Johnny A both on offense and defense. Magkalaban mula high school at college ay naging magkakampi naman sa PBL sina Rasela at Abarrientos at dahil aware na hindi siya magagamit dahil sa kalidad ng isang Johnny A, ay dito na nagpasya si Olsen na lumipat na lang ng koponan. Sabay na nag-apply sa 1993 PBA draft kung saan kinuha ng Alaska si Abarrientos bilang kanilang third overall pick at sa second round ay kinuha naman ng Pure Foods si Olsen Rasela. Sa kanilang mga unang taon sa PBA ay parehas naman din agad na naging kampiyon ang dalawa. Pero kung si Abarrientos ay talagang naging star na ng Alaska ay si Olsen ay limited minutes lang ang nakukuha dahil backup lang noon ni Dindo Pumaren. Paglipat ng San Miguel ay dito na lubos na natikman ni Rasela ang bangis ni Abarrientos at Alaska. Dahil halos hindi nga ito manalo-nalo sa Milkmen. Mabilis, kayang umiskor kahit saan gustuhin at may napakakating depensa. Ay dito na nga sinabi ni Rasela na kapag Alaska ang kalaban nila noon ay talagang naghahanda at natutulog ng maaga. Tila lagi mang bugbog sa Milkmen ay pagpasok naman ni Nick Velasco, Danny Ildefonso, Danny Siegel at Dondon Ultiveros ay dito na sumarap at lumakas ang tama ng San Miguel at nakarami nga din ng PBA championships. Patunay naman sa pagiging mahuhusay na point guards na Abarrientos at Rasela ay magkasama nga din itong nagsilbi para sa bansang Pilipinas. Nakalaban mula high school hanggang professional level ay inamin nga ni Olsen Rasela na dahil sa husay sa loob ng playing court ng PBA's one of the best point guards ay kinoconsider niya ngang kanyang toughest matchup si The Flying A, Johnny Abarrientos. Dahil naman sa kanilang rivalry ay sinabi nga ni Olsen Rasela na it made him become a better player and a better person dahil ang laging pakikipagdikdikan ni Rasela kay Abarrientos noon ay lubos na nagpabago sa kanyang basketball career. Ikaw Kadribol, ano ang masasabi mo sa toughest matchup na ito ni Coach Olsen Rasela?